ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang alis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang lipa. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang nagalap sa buong dingdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis de Buenaventura at ang dalang kapariyan na lalahanin muli ng mga kapatid namin dahiblay na may pag-asa sila'y muling pamumuhay ngayon din ang lahat ng mga kumadam. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawaan pag-inapati kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bene Maria, Nena ng Diyos. Kaisa ng mga pastor na lahat ng mga mananalamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karanaman mo. Sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangal na puri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang pakinabangan natin ang walang hanggang awa ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, magpatuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang naglalapit sa atin sa pag-ahari ng Diyos. Thank you.
iligtas sa kasalanan ang ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanandikan na kinamaraw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Lumuhod po tayo para sa pagdalin sa pagdiriwang ng ginitoang hubileo ng Diocese ng San Pablo. Amang nasa langit, sa iyong awa, nakitipon kami bilang isang sambayan ng nakahandang tumalima sa iyong panawagan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng naganap na sa lumipas na 50 taon, sa lahat ng mga biyayang aming nararanasan sa ngayon, at sa lahat ng iyong mga pangako sa hinaharap. Tugon, luwalhati at papuri sa iyo magpakailanman. Panginoong Jesus, luningning ng kaluwalhatian ng Ama, dakilang pari ng bago at walang hanggang tipan, ikaw na nagbibigay lakas sa aming obispo, mga pari at relihiyoso, upang maging tanda ng iyong presensya sa mundo, ikaw na nagsusugo sa kanila upang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao may mabuting kalooban. Tugon, luwalhati at papuri sa iyo magpakailanman. Espiritong Banal, Panginoon at tagapagkaloob ng buhay, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng mananampalataya. Sa iyo nagmumula ang paghahangad namin upang sumapit ang kaharian ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit. Ikaw ang nagbibigay inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng iyong pitong biyaya upang lumakad kami tungo sa lagusan ng kaligtasan at humimlay sa kandungan ng mahabagin yakap ng Ama. Tugon, luwalhati at papuri sa iyo magpakailanman tayong lahat. Papuri sa Ama na ginawa tayo ng kanyang kawangis. Papuri sa Anak na sa kanyang kamatayan tayo ay nasagip. Papuri sa Espiritu Santo na binabago ang mundo. Tanggapin mo nawa ang hamak naming panalangin at dalhin kami pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. San Pablo unang ermitanyo, mahal na birhen ng awa, San Martin, patron ng mga may sakit. Tumayo po tayo. Ama namin na pagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mga panaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali para sa ilang mga matalastas. Una ay yung aming pong pagpapasalamat sa inyong patuloy na panalangin para po sa isang maluwalhating paglalakbay na nangyari po sa loob ng isang araw doon po sa banal na lupain. So maraming salamat po sa inyong pagtulong at panalangin. Yung ating po nakalipas na retreat namin mga pari sa Holy Land. So yung iba natin yung mga natutunan ay siguro po ibabahagi natin along the way. So maraming salamat po. Ganun din po naman na sa pagdiriwang natin ng ating pag-aparal kay Kristong Hari na naparang linggo. Magamat wala po ako, lalong-lalong sa mga nagtanod sa karangalan ng ating Panginoong Diyos, ang Hari ng Sanlibutan, nung nakalipas sa Sabado. So, maraming salamat po at naparangalan natin ang ating Panginoong Hari ng Sandaigdigan. Pangalawa ay yung pong ating dating peya, Perpetual Eucharistic Adoration Chapel. Ito po ay ating
pinapaayos, ating pong inalis yung pintuan at saka yung dilim para po yun ay gagawin natin. Bahay panalingan pa rin, no? Bahay dalaginan pa rin. Pero hindi na humpaya kasi nirevive natin na sana ay may ripama ipagpatuloy yung adoration na ginagawa natin. Kaya lamang, sabi nga po natin ay inais natin na magpangunahan noon kahit man lamang isang oras bago mag-misa ng mga lay ministers of Holy Communion. So, nakita po natin na may mga lay ministers of Holy Communion na masisipag na nagtatanong. Meron din ba nakakalimutan? Pero ibig sabihin, hindi na nalagdagan. Hindi na sinamahan ng ibang organisasyong pagsimbahan o ng sino pang may panahon para makapagtanong sa banal na sakramento sa altar. So kaya po, ay ginawa natin ng 7 to 7 tuwing araw ng Huwebes sa karangalan ni San Martin. So kaya po ating inayos yan kasi ay wala nangyayari dun sa lugar na yan. Kaya binuluwas natin para maging prayer room na lalong-lalo na po para sa yun na rin ang lagayan natin ng kandila, candle room. At kapag araw ng Huwebes, doon na rin po tayo magtatanod sa banal na sakramento sa altar. Hindi na po dito. Doon na tayo magtatanod kapag araw ng Huwebes. Pero ating po inalis yung pader na bahagi rito para maging open. Anytime ay pwede kayong magtirik ng kandila na para sa panahon ng ating panalangin. Doon na po natin ilalagay yung ating tirikan ng kandila. No? Ano man pong nais ninyo, at maglalagay rin tayo ng hagdanan dito sa site na ito para anywhere pwede kayong kumaan para po sa panahon na tayo ay makapagdasal. At makahingi tayo ng tulong sa ating patron na si San Martin de Porres upang lalo tayo mapalapit sa Diyos. So, ano ang pong tulong na nais ninyong ibahagi ay lubos mo natin pinasasalamatan. Pangatlo, bahagi pa rin yun. Kasama pa rin po yung patuloy natin pag-asayos ng ating simbahan. So yung po ating mga luhuran, inayos na po natin yung ating mga luhuran. Lahat ng ating luhuran, hindi lang natin na ipagawa bago mag-piesta. Pero kung yung po mapapansin, ay may mga luhuran na po yung dating mga wala at mga sira na pinagawa natin. Hindi ko lang alam kung lahat ay may kutsyon. No? At pang-apat po, maraming salamat po sa inyong panalangin at sa inyong po paghahanda kahapon. No? Bilang pagkapasalamat po sa aking kaarawan. So, sabi ko, hindi na akong maghahanda kasi time season event. Yun kasi ay ipagdiriwang kahapon doon sa San Pablo bilang araw ng pagpapasalamat. Pero naganda pa rin po. No? So maraming salamat po sa lahat ng mga nagtrabaho, nag-present, at nakaalala po, no? Sa
salamat po sa inyo lahat. Muli po, no? Maraming salamat sa inyo sa lahat ng inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. So sana po ay suportahan po natin, no? At lalo po natin isa sa ayos yung ating po parokya. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang makapangyarihang Diyos Ama, ang labugtong na anak na paparito na noon at inihintay nating bumalik. Ngayon ay siya nawang magpamanaw sa inyong pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Patatagin naman niya kayo ng Diyos sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.